Sobra na tayong ginagago nitong China, Mr. President. Sila ay tambaluslos. Pinapaalis po tayo ng ating kapitbahay sa sarili nating bakuran. Hindi pa po sila nakontento doon. Binuguhan pa po tayo ng tubig. Mga bastos. Provocative, illegal, and dangerous maneuvers by the Chinese Coast Guard vessel on a Philippine Coast Guard supply boat is the latest manifestation of its might versus right treatment of peaceful neighbors. It is a show of diplomatic duplicity, of professing friendship, but practicing hostile behavior, Mr. President. Bubulahin tayo nila na kaibigan daw sila natin. Tapos sa isang iglap, bubumbahin ng tubig ang ating mga barko. Pero ang masakit, ginawa din ito sa mga baroto o bangka ng mangingisdang Pilipino. Mas malayo po ang Pag-asa Island kaysa Ayungin Shoal. Napakaklaro ng Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating economic, exclusive economic zone. Bakit nagsasabi ang China na kanila po ang lugar na ito na napakalayo ng China, 600 nautical miles away from Hainan Province? No rhyme, no reason, no logical explanation can say that is theirs, kasi kakalabas lang po nila sa CNN at sinabi nila yan daw ay indisputable sovereign territory ng China. How can that possibly be? Ang atin pong maliliit na barko, kagaya po nung nasa harap, ay 20-footer. Ang pangalan po niyang barkong yan, Unaiza May 1 at Unaiza May 2. Si Unaiza May 1 nakalusot, nakapagdala po ng pagkain, ng provisions, gamot, medicines at tubig. Nakapagdala po sila sa loob. Si Unaiza May 2, ito po nakikita natin, yan po yung hinarang. Hinarang po yan, Mr. President, hindi lang po nung nakikita nating white Chinese Coast Guard vessel na ang haba po niyan, Mr. President, ay 138 meters. Yung atin, 20 meters. Hindi lamang po yan dalawang yan, Mr. President, ang humarang. There were 5 Chinese Coast Guard vessels and, Mr. President, there were 12 Chinese militia vessels. And these Chinese militia vessels moved to constrict the passage of both Unaiza May 1 and Unaiza May 2. Nakalusot lamang po si Unaiza May 1. Yung pinakita po ni Senate President kanina na nabasa, ayun po si Unaiza May 2. So Unaiza May 2 po ay halos 2 oras pinaligiran. Hindi lamang po, Mr. President, ng 5 Chinese Coast Guard, 12 Chinese militia vessels. Meron pa ho, Mr. President. And I'd like to show a photo na na-involved. Can we? Ito po yung pinakita ni Senate President kanina, yung Chinese militia, Chinese Coast Guard 5201, and kasama pa rin dyan ang CCG 5304. Meron pa hong 5 umaali-aligid na Chinese Navy, Mr. President. And the Chinese Navy, these are the 5 People's Liberation Army Navy warships are composed of 2 type 056A guided missile corvettes, vessel 629 and 623, and then a type 053H3 light frigate, and then type 052D destroyer, Mr. President. Destroyer na po yung humahabol doon sa 2 maliliit na barko nating 20-footer at Mr. President. As I have said, Mr. President, this is very alarming. Bumalik na po sila kasi basang-basa na po yung mga provisions. Basa na po yung mga bigas. Basa na rin po yung mga radio equipment. Kaya bumalik na po sila after almost 2 hours of being encircled, Mr. President. Pinapaalis po tayo ng ating kapitbahay sa sarili nating bakuran. Hindi pa po sila nakontento doon. Binuguhan pa po tayo ng tubig. Mga bastos. Ano po ang magandang kahinatnan ng pagfa-file natin ng mga diplomatic protests kung ang mismong arbitral ruling ay kanila lamang isinasantabi? Eto, at para bang panunuya ang naganap na pagkanyo ng tubig
sa ating mga kababayan. Po ay ilang nautical miles na lang sa Palawan. Aantayin po pa natin lumanding muna sila sa Palawan bago po natin baguhin ang konstitusyon natin at amendahan na ilagay natin ang imminent danger. Hindi naman po ibig sabihin ng salitang martial law pagka diniklara mo eh tayo ay pa-flashback ng 1972. Hindi po ganun. Ang martial law po, yan po ay isang bagay para ang ating mga Pilipino ay maorganisa natin ng tama. Ano naging teritoryo nila yan? Eh nung panahon ni Lapu-Lapu eh doon na po umiikot ang ating mga kapong Pilipino na mangisda sa mga lugar na ito. Kung hindi po tayo magigising, ang Palawan magiging kanila na. Yung mga resort dyan sa Palawan ay magiging China na. Kung hindi po tayo gagalaw, kailan pa tayo gagalaw? Tama sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Kung hindi natin pukawin ang ating puso, wala na mangyayari sa atin po. And that's why I don't want to discuss strategy, but we have to do something. Nay po na nakakagimbal, nakakasalukasok, at nakakakulo ng dugo ang mga nakita at narinig natin, Ginoong Pangulo. Hindi po ito gawain ng isang kaibigan, Mr. President. Nung isang araw, Mr. President, dinifine ko po dito sa bulwagan na ito kung ano ibig sabihin ng bully, Mr. President. At lahat po doon, check, check, check. Ngayon ho, pagka dinifine naman natin ang salitang kaibigan o friend, lahat po, X, 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 Mr. President. Kahit maliit lang tayo na bansa, huwag nyo kaming apihin dahil kilala naman po ang Pilipino na matatapang lumalaban at pinaglalaban ang ating karapatan. Di ba kapag ang tao, ikaw ay kinakausap at mabait na makiusap sa iyo, o kaibigan tayo, ikaw ay nagtiwala. Pagkatapos, iba ang ginagawa. Ano ba ang pagkonsidera mo sa ganung klaseng tao, Mr. President? Di ba? Sila ay... Hindi ko ano sa Tagalog yung Mr. President. Ano ibig sabihin nun? Sila ay hindi naman taksil. Doble kara. Balahora. Ah, basta, in short, Mr. President, sa amin sa Bisaya, ang tawag dyan, tambaluslos. Yan ang tawag namin yung ganung klaseng tao. Iba pagkausap, pero pagtalikod mo, iba ang ginagawa. So, that's clear, tambaluslos na tao. So, Mr. President, alam mo, sobra na tayong ginagago nitong China, Mr. President. Alam nila na hindi sila pwede magpaputok sa ating mga pwersa doon, sa ating Coast Guard, dahil it will trigger the activation of the Mutual Defense Treaty with the United States. So, ang ginagawa lang, Mr. President, is binubumba lang nila tayo ng tubig. At alam nyo, yung pagbubumba ng tubig ay pareho lang rin yan sa pagpapaputok. Dahil, pag ikaw itinamaan ng high pressure na tubig na yan, pwedeng mabali yung braso mo, mabali ang leeg mo, o kaya matumba ka, mahampas ka doon sa sahig na bakal ng barko, patay ka rin. So, ganun na rin ang epekto. Without firing a single shot, patay ka dahil lang sa tubig. So, in short, this is not an armed attack against our people. But, ano pang ibig sabihin yan? Hindi nga armed, pero ang result ng attack will result to injury, if not death. So, ganun po ang ginagawa lang. Yung mga glasses ng ating mga sasakyang barko, pag tinamaan ng high pressure tubig na yan, basag. Basag yung ating mga glasses ng barko. So, alam mo, as I have said, Mr. President, tama na yung ginagawa nito mga taong ito. Hindi na po pwede. Hindi ba naman? Hindi ba tayo maawa sa sarili natin? Parang ganun na lang tayo palagi. So, Mr. President, I just would like to close my manifestation by saying that sila ay tambaluslos.